Sinalakay ng PNP at Department of Migrant Workers ang isang recruitment agency sa Makati City na nagpapalis ng mga OFW pa-abroad. Pero pagdating sa South Korea, wala namang nadadatnang trabaho. May ulat si Ryan Desiges. Nabulaga ang mga empleyado ng K-Monster Consulting Company dito sa Makati City matapos silang sugurin ng PNP, mga opisyal ng barangay at ng Department of Migrant Workers kanina. Pakay ng mga otoridad na ipatigil ang operasyon ng kumpanya. Ito'y matapos na makakuha ng impormasyon ng DMW na nagpapadala ang K-Monster Consulting Company ng mga nais makapagtrabaho abroad tulad ng South Korea nang walang kaukulang lisensya. Mismong si Migrant Workers Secretary Susan Ople ang nagdikit ng closure order sa tanggapan ng illegal recruitment na ito. Nabisto ang modus ng kumpanya matapos mapansin ng labor attaché ng Pilipinas sa South Korea na madalas magpadala ng OFW ang K-Monster sa nabanggit na bansa at iba pang panig ng mundo. Yung Korea kasi, yung workers natin doon umaalis under a government-to-government program, no? So, ito, very clear violation. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na hinihingan ng 80 hanggang 200,000 pesos ang bawat isang nare-recruit na nagsisilbing placement fee. Nananawagan tayo sa mga naging biktima ng K-Monster, lalo na yung nakapagbayad ng 80,000 to 200,000 pesos. Pumunta po sa Department of Migrant Workers o kaya makipagtulungan sa ating LGU para masampahan po natin ang kaso, yung ahensya na ito. Wala ang may-ari ng recruitment agency kanina, pero naabutan ng mga otoridad ang ilang staff ng kumpanya. Mariin naman nilang itinanggi na nagre-recruit sila ng mga nais magtrabaho abroad. Yung lawyer na lang po na magsasalita. There's a right avenue for that, so as of now, no comment. Ito na ang ika-apat na illegal recruitment agency na naipasaran ng DMW at pangako nila linggo-linggo silang maipapasara na illegal recruitment agency hanggang sa maubos ang mga ito. Ito'y bilang pagsunod na rin sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Zero tolerance on the part of POEA and the Department of Migrant Workers kasi ang hirap na nga ng buhay tapos nagkakabaon-baon yung mga workers natin. Pinagkakapirahan pa ng mga ahensya katulad nito, peke naman. And ang kawawa, syempre, yung workers na umaasa at ang kanilang mga pamilya. Ryan Lisiges, para sa Bayan.